Ang susunod kong video ay ating matutunghayan ang isa sa pinakamagaling, bihasa, pinakabrutal at kinatatakutan na sniper ng United States Navy SEAL kung saan mahigit 250 ang pinatumbang kalaban. Si Christopher Scott Kyle ay ipinanganak noong April 8, 1974. Panganay na anak nina Deborah Lynn Mercer and Wayne Kenneth Kyle. Bata pa lamang ay sanay nang humawak ng baril si Chris dahil ang kanyang ama ay isa ring magaling na mangangaso. Ang kauna-unahang baril ni Chris ay .3006 Springfield Rifle na regalo ng kanyang ama. Sinundan pa ito ng isang shotgun na ginamit nilang dalawang magkapatid sa pangangaso. Siya ay nag-aral ng high school sa Midlothian, Texas. At nang nagtapos noong 1992, siya ay naging isang professional bronco rider, subalit itinigil niya rin ito nung siya ay maaksidente at mabalian ang braso. Di naglaon, si Chris ay nag-apply at sumali sa U.S. Marine Corps Special Operations. Subalit isang US Navy ang kumumbinsi sa kanya na sa SEALs na lang siya pumasok. At napasama na nga siya dito at dumaan sa basic training, at nang siya ay magtapos, si Chris ay na-assign sa SEAL Team 3 Sniper Element Platoon Charlie sa Naval Special Warfare Command. Si Chris ay napasabak agad sa iba't ibang matinding labanan nung isa siya sa mga ipinadala siya sa Iraq. Unang napasabak sa labanan si Chris nung isa siya sa ipinadala ng US troops para pasukin ang bansang Iraq. Ito ay tinawag na Invasion of Iraq noong 2003. At ang una nilang mission ay sakupin ang lugar ng Alpha Peninsula. Ang objectives ay para maagaw at makontrol nila ang gas and oil platforms bago ito pasabugi ng Iraqi military. Ito ay naganap noong March 20-24, 2003 na tinatawag na The Battle of Alpha. Sunod naman nilang sinugod ay ang syudad ng Nasi Riya para kontrolin at isecure ang dalawang tulay na daraanan ng RCT-1 o 1st Marine Regiment at 6th Engineer Support Battalion papasok ng syudad. Sa lugar na ito ay napasabak uli ang tropa ng Amerikano, dahil mali ang daan na tinahak ng US Army Supply Convoy ng 507th Maintenance Company, kung saan ito ay inambush at niratrat ng kalaban kaya 11 sundalo ng US ang agad na nasawi, ang ilan ay binihag at marami ang sugatan. Habang ang iba ay nakipagbakbakan para maprotektahan ang kanilang sugatang kasama, hanggang sa dumating ang kanilang kasamahan para iligtas at back upon sila. Ang pangalawang mission kung saan kasama si Chris Kyle ay noong November 7 hanggang December 23, 2004, kung saan ito ay tinawag na Second Battle of Fallujah o Operation Al-Fajr. Ang kanilang objectives ay para hulihin o patayin ang mga taong responsable sa 2004 Fallujah ambush, kung saan 4 na private military contractors ng Blackwater ang brutal na pinatay. Ito ay kinaladkad, binugbog at sinunog pagkatapos ay isinabot pa ang kanilang mga bangkay sa tulay. Dito napasabak muli ng husto ang tropa kung saan marami ang nasawi at nasugatan sa kanilang hanay, gayunpaman ay marami rin ang nasawi sa kalaban. Subalit marami rin ang nasawing sibilyan sa labanang iyon.
Ang pangatlong misyon ni na Chris Kyle ay noong March 15 hanggang November 15, 2006 na tinawag na Battle of Ramadi. Ang kanilang objugar na iyon. At ang panghuling misyon ni Chris Kyle bago siya magretiro ay noong March 25 hanggang May 15, 2008 na tinawag na Siege of Cedar City, kung saan nagkaroon ng mga serye ng labanan at panggugulo ang iba't ibang grupong naghahasik ng kaguluhan sa nasabing syudad. Ang kanilang misyon ay sugpuin ang kaguluhan at pag-aaklas ng iba't ibang grupo sa Cedar City. Sa nasabing mission ay marami rin ang casualties sa tropang Amerikano at mga kalaban nito. At hindi rin siyempre maiwasan na madamay ang mga sibilyan kaya marami sa kanila ang nasawi at nasugatan sa nasabing labanan. Dahil sa galing ni Chris Kyle humawak ng baril, at sa dami ng kanyang napatay na kalaban, siya ay binigyan ng iba't ibang bansag. Tinatawag siya ng iba na The Legend, Devil of Ramadi, Tex, at ang iba naman ay tinatawag siyang American Sniper. Ayon sa Chris Kyle ay nagretiro noong 2009, siya ay maraming nakuhang award habang siya ay nasa serbisyo, binigyan siya ng Silver Star Award, 3 Bronze Star Medals with V Devices for Valor, at Navy and Marine Corps Achievement Medal with V Device at iba pang personal awards. Ang kanyang buhay ay isinulat sa aklat na pinamagatang American Sniper noong 2012, at na isa pelikula rin noong 2013 na may pareho ring pamagat. Si Chris Kyle at kanyang kaibigang si Chad Littlefield ay binaril at napatay ni Eddie Ray Ruth noong February 2, 2013 habang sila ay nasa Rough Creek Ranch Lodge Resort Shooting Range. Si Eddie Ray Ruth ay dating U.S. Marine Corps veteran na nagkaroon ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.